What's up, viewers? What's up, peepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Tara, samahan niyo ako sa panibagong vlog. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Intro, pasok. So yun guys, nandito ako ngayon sa Animal Alabang para kunin ang Super Red Arowana ni Pareng Ninyo. So yun sila. Ayun. So kung maaalala nyo guys, nagdala kami dito ng Super Red Arowana na may tail bite issue. Parang 3 months ago yun. So ngayon, ang tamang araw para kunin na namin ito. At i-update namin sa inyo kung ano nga ba ang nangyari. Nasolve ba ang issue o hindi? Kaya tara, sabay-sabay tayong saksikan dahil kami ni Ninyo ay wala pa rin idea kung ano nga ba ang nangyari. Okay? So tara, tara. Okay, tara. So dito namin nilagay yon. Ayan. Nasaan yun? Dito? Ah, sa kabila. Ayan. Subukan nating hanapin, guys. So isingit ko rin yung video nung nakaraan para sa mga hindi nakapanood. Ilagay natin yan dyan. Ano ba ang problema natin dito sa arowana na to, pare? Actually, itong nabili ko siya, maganda siya. Kaya lang, after siguro mga 1 month, ganun, Nakita ko, nag-start na napupunit yung buntot. Napupunit lang, hindi naman siya nawawala pa. Kasi ngayon, totally, wala na siyang buntot eh. Okay. Pero nung nag-start na siya mapunit, naisip ko, baka may fin rot, di ba? Usually, yun naman ang unang hinala mo. Fin rot. So, naggamot muna ako ng Melafix. Wala. Tapos, seek and paraguard para lang masigurado ko na walang parasite. Wala pa rin, ganun pa din. Tapos, nung lumaon, napansin ko na siya na nahuhuli ko na siya. Na nag-umiikot na gano'n. Nag-tail bite na siya. Naubos na ngayon yung buntot niya. Ngayon, syempre, pini-em ko si Boss Abet, kasi kay Boss Abet natin nakuha yan. Ang turo ni Boss Abet, subukan ko daw na patayan ng ilaw, tapos takpan mo na yung tank. Pag hindi mo bra yun, lagyan mo ng tank mate. Okay, tank mate. So, nilagyan ko siya ng Oscar. Ngayon, ang nangyari, yung Oscar, bugbog na. Ayan, malapit na rin maubos yung buntot. Pero siya, ganun pa din. Tapos nung show na AKTX, nakakwentuhan ko sina Boss Filmin, sina Boss JM, ang sinasabi naman nila, medyo may pagka-mental yung issue ng ganito. Baliw siya talaga. Medyo severe yung case niya. Sinasabi nga ni Bro Filmin, nako bro, yung mga ganyang case na medyo malala, ginagawa ko na lang dyan, tinatapok ko sa pan. Yes, nakakita ko sa kanya ng ganun eh. Ngayon, nung nagkakwentuhan naman kami ni Boss Abet, ang sabi niya sa akin, parang yung pan daw, para siyang ano eh, kumbaga sa aso, para siyang therapy. Babalik po siya doon sa natural environment niya para medyo bumalik siya sa tamang pag-iisip niya. Oh, ayos yun ah. Ngayon, si Boss Abet, dahil since wala akong pan, nag-alok siya sa akin na kunin niya muna uli itong Super Red. Ayan, tara, huli tayo. So si Abet talaga huhuli ah. Oh, ikaw muna una, dali. Magtula ka ngayon. Lalim din pala yun. Ano lalim na ito, Bet? Ayun, kita na ba? Ayun o. Oh. Ayun, kita. Ayun, ito. Ito na. Ayun. May buntot nga. May nakita na akong buntot. May kulay na! Oo nga, may kulay na. Natuwa sa ano ah.
Ayun oh, ang ganda ng buntot pre, buho. Tsaka ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay pre, natan. Sampo na yung barbell. Sampo. Benta ko na to. Benta ko. Ang laki. May sino ka dyan? Ang laki no. Iba talaga pa. Ayaw umuwi. Gusto ng pad. Ang ganda ng kulay pre. Laka na in-improve eh. Yun. Pero ang ganda ng kulay. Oo, kumulay. Ang laki. Ang ganda. Ba't ganun? Bakit? Kasi yun, tinalay yung $75. Okay na ito, biglang. Okay na. Nakabiglang yung bakay. Oo nga, bakay ba yan ah? Hindi, yan. Ang daming barbell eh. Oh. Ayun yung barbell oh. Dami. Wala namang ibang arawa na dun. Ayan yung barbell eh. Oo. Kaya may vlog naman tayo nun, makikita natin yun. Parang layo na siya. Mamaya makikita natin yun sa aquarium. Silver na raw. So ayan guys, pabalik na kami ng QC para ilagay sa aquarium. So sasamahan ko pa si Ninyo bumalik sa bahay nila. Ayun, so naikarga na. Ganda niyan. Pag mo brother ato ba? Kayamanan mo. Salamat. Pag-usapan natin yung ano, pagkatapos na ng event mo. So ayun guys, pabalik na kami ng QC, bahay ni Ninyo. Dala na namin yung SR. Mamaya makikita natin talaga yung detalye kung anong naging improvement ng Aruana. Pero sa nakita namin kanina, grabe no. Laki ng binago sa size. Na-excite ako eh. Na-excite siya. Pero nung pagkakita talaga, ang layo ng difference. Isingit namin yung video dyan nung dinala namin para makompare natin. Saka okay. So far yung ano, yung buntot niya maganda yung tubo. Maganda yung tubo? Hindi ko masyado nakita yung detalye ng buntot. Pero meron, medyo mahaba. Parang normal na yung buntot. Parang normal na. Oo. So, 3 months, no? 3 months. 3 months may get. So, ayun, balikan namin kayo mamaya pag nandun na kami kila ninyo. Okay? Yo, what's up? So, ayun, nandito na kami ngayon sa bahay ninyo Pabalan para ipakita sa inyo, eto na nga, yung SR niya na nagkaroon ng problema ng tail bite. Tapos, ayan, pakita natin, okay? Okay, so ayan guys, ito, acclimate na kami. Dito na. So nakikita na natin yan. Ang layo ng difference. So ayan, acclimate kami. Mga ilang minuto or oras. Tapos balikan namin yan. So ayan guys, ready for release na to. Tapos kami mag-acclimate. Ayan, re-release na ni Ninyo. Excited namin dalawa. Excited na kami kaya lang, sobrang higpit ng goma. Ganyan talaga magtali ang mga yan. Ayaw pa buksan. Para akong ano, bumili ng bagong isda. Okay. So yan, release na. So sa pag-release, yan, alam na ninyo yan. Tapos tumalon. Okay, release na. Grabe, makikita na natin. Ang ganda talaga ng itsura eh, oh. Nasa plastic. Ma-appreciate natin yan pag nakita na natin sa aquarium. Ayaw pa lumabas.
Haba ng plastic. Oo, oh, haba yan. Pangkoy yan eh. Ayan na. Yun. Damn, ang ganda ng tubo. Lakas. Lakas. Okay, so ito na. Ito natin sa inyo, guys. Ito ba yun? Yan ba yun? Ang laki na. Tsaka ang ganda ng ano? Ganda yung tubo. Tubo, tsaka yung buntot niya ngayon, mas bumuka. Ang ganda, pare. Anatomy niya. Oh? Anatomy. Yung likod, oh. Actually, temporary tank lang din naman niya yan. Ang ganda, ang ganda eh. So, ipat din natin siguro sa magandang tank. So, ang concern na lang natin dito, sana hindi bumalik yung issue ng tail bite. Ganda, pati mata, perfect. Oo nga. Grabe. Tsaka na mula, no? Okay, pakita natin uli, guys, yung ano, yung dating video niya. Singit natin dyan. So yun pre, tapos na tayo, tapos na itong vlog na to, nakita natin yung resulta. Successful yung ginawa natin. Oo, maganda yung result. Happy ako. So yun, anong pwedeng ma-share mo sa mga nanonood sa atin dito sa experience na ginawa natin? Well, kailangan ano, as a fish keeper, maging ang mindset natin na kahit matagal na tayo sa fish keeping, marami pa tayong dapat matutunan. Kasi ako, tagal ko na sa fish keeping. Nung na-encounter ko yung problemang yan, parang hindi ko rin alam kung ano gagawin ko. Oo. So ngayon, at least may bago na naman akong natutunan na pagkakalan pinato mo yan sa pan, ano ka ng improvement. Yes. Yung water volume ng pan, hindi ko alam kung alin doon ang nagko-contribute kung bakit ano, gumaganda yung mentality ng fish. Pero yun ang maging open-minded tayo na kahit matagal na tayo sa fish keeping, marami pa tayong matututunan at marami pa tayong hindi alam. Agree ako dyan. So continuous learning, kami na medyo matagal na hindi namin sinasabi na alam namin lahat. So kaya pag may mga nagtatanong sa amin na ako personally, pag may nagtanong sa akin na hindi ko pa na-experience or wala akong idea, inaamin ko, sinasabi ko mismo sa hobbyist na hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi pa, hindi nakakahiyang sabihin na di mo alam eh. Kesa sumagot ka nang hindi mo naman talaga alam. Okay, kung sasagot ka man na hindi mo alam, sabihin mo sa kanya na hindi ako sigurado. Oo, hindi ako sigurado. Ganito, ganito. Yun. Ang point is, kesa magmagaling ako na sabihin na, oh, ganito dapat yan, ganito dapat yan. Pero, sa isip ko, hindi naman pala totoo na hindi ako sigurado. Ah, yun. So, ayun. Dito sa experience namin, ako rin, natuto rin ako na ganun. Ganun well, pala. Hindi pa naman siya conclusive, pero syempre, observe din natin. Oo. Babalik pa o ano. Pero at least maganda yung result. Yun, yung result natin is naging positive naman. Okay? So, pero so far, nakita natin talaga, laki na improvement. Kahit yung attitude niya, hindi na siya yung parang nagugulat-gulat na ano. Yun. So, ayos. Ayun na. So, yun guys. Tapos na tayo. Napakita ko na sa inyo. Sana may natutunan kayo tulad naming dalawa na may bagong napulot sa fish keeping. So, nagpapasalamit kami sa lahat ng mga nanood. Ikaw, ba may papasalamatan ka? Hey, Boss Abet, thank you sa pag-accommodate sa isla ko. Kasi yun. Talagang tinulungan niya ako kung anong pwedeng gawin, kung anong magandang solusyon. Tapos, nung talagang wala na akong magawa, tinulungan niya ako kinuha niya isla. Yun. Maraming salamat, Abet.
Big shoutout sa'yo. So yun, sa mga napadaan lang at gusto yung mga ganitong klaseng content, pwede kayo mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Pwede nyo na rin i-share, like ang mga video ko. Okay, maraming salamat ulit. Bye-bye! Bye.